ang mga nanghihingi ng donasyon, ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo, mamatay na ang mga bayarang vlogger. Seryoso ako dyan. Tayong mga vlogger, makontento na tayo sa binabayad sa atin ng FB at ng YE. Ang topic po natin ngayon ay walang iba kung hindi si Michael Apacible Bulletin. Isang bobo, tanga, at sira ulong anti-Marcos vlogger. Nung sinasabi nila, ang pagtanggap daw ng donasyon ay okay lang. Sa akin, hindi po okay lang kung ito ay gagamitin mo sa sarili mo. Ano? Huwag niyong gagamitin sa sarili ninyo ang mga donasyon na ibinibigay sa inyo. Napakakapal ng pagmumukha mo, Michael Apacible. Ang panghihingi ng donasyon, dapat ginagamit ninyo sa ibang tao. Huwag kayong manghihingi ng donasyon para sa inyong pangsariling interes. Maliban na lamang kung talagang napakalungkot ng pangyayari sa inyong buhay. Kung kayo ay merong sakit at physically incapable na kayo, kung kayo ay talagang nangangailangan para sa inyong pamilya o para sa inyong kaibigan. Pero kung kayo, katulad nitong si Michael Apacible, napakalakas, nagtatrabaho daw siya, sabi niya, kaya hindi siya makapunta sa ating live streaming kahapon nung hinamo nila ako. Ako ang hinamo nila. Kaya nag-live ako. Tapos hindi sila sumipot. Pala ang intention nila, pumunta ako sa kanilang programa 7:30 in the evening. Para ano? Para pagkakitaan nila ako katulad ni Takeru. Hindi ako tanga. Batayang nagsaying na tanga si Takeru. Pero hindi ako tanga para pumunta sa platform nila at pagkakitaan nila ako. Iti-trigger nila ang emotion ng kanilang mga manonood nang sa ganun mag-send ito ng mga donasyon sa kanila. Tapos hahamak-hamakin nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa programa nila. Nandun ako. Not on my watch. Nangyari na sa akin yan noon eh. Sugod ako ng sugod. Sinusugod ko si Takeru. Sa bawat live streaming ni Takeru, sinusugod ko siya. Akala ko nung una nananalo ako sa debate. Although na ipapakita ko sa publiko na ito ang punto ko. Pero sa huli, talo ako. Kasi bakit? Yung programa ni Takeru nung mga panahong iyon na kami pa ay magkalaban sa paniniwala kasi ako ay naging tanga kay Francis Leo Marcos na si Norman Mangusin. Siya ang nagiging pabor para sa kanya. Bakit? Yung mga manonood ko, nilulusob yung kanyang channel at nanonood doon. Yung mga manonood ni Takeru nanonood din. At habang nilang tinitrigger yung emotion ng bawat isa, lipad ng lipad yung mga super chats. May mga nagsesend ng kung ano-ano. Huwag kayong magsend dito ng super chat kung hindi nyo kaya. Kahit kailan, hindi ako nanghihingi ng donasyon dito. Oh. At ayokong na mangyari ulit yun. Bakit ako magpapabiktima dito kay Michael Apacible? Tingnan nyo ang tema ng conversations namin. Mula sa latest, paba, click. Oh. Wala na ako nare-reply sa kanya kung hindi, tanga, boy donasyon. Prior to that, sabi niya, please share to your bobo followers. Ano ang intention niya dito? I-click ko para panoorin ko. Ano ako, tanga para pagkakitaan yan? Kahit anong mga masasakit na pananalita ang sinabi mo sa akin sa live streaming na yan, hindi ako pupunta sa iyo. Hindi ako tanga. Kaya kayo mga tol, huwag kayong magpapakatanga. Lusob kayo ng lusob sa mga anti-Marcos followers. Isa, ibibida nyo pa na ipinagtatanggol niyo si Pangulong Bongbong Marcos doon sa page nila. Katangahan yun. Huwag kayong magiging tanga. Akala nyo pinagtatanggol niyo si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. Tinutulungan nyo ang mga anti-Marcos na pagkakitaan si PBBM dahil sa inyo. Comment kayo ng comment. Ipinagtatanggol nyo, ipinagmamalaki nyo pa sa kapwa nyo pro-Marcos. Pero hindi nyo alam, nagiging tanga kayo. Dahil bawat engagement na ginagawa ninyo, ipapakita ko lang sa inyo ha. O eto, ganito po yan, huwag kayong magiging tanga. Ang YouTube at Facebook, merong tinatawag na analytics. Ang analytics ng Facebook, makikita ninyo sa Creators Studio o sa YT Studio. Ito po yun, no? Nakikita nyo po ito sa screen. Yan po ang analytics.
Oh, baka mainggit ka dito. Michael, posible kasi sa 28 days, kumikita na ako ng $851. Isang channel ko pa lamang ito. Ilan channel meron ako? Dalawa sa YouTube at dalawang Facebook page. Tatlong Facebook page ko ang na-demonetize. Pag yun, na-remonetize uli, baka mainggit ka lalo sa akin. Pero hindi ako nangihingi ng donasyon. Ngayon, punta tayo sa analytics. Merong tinatawag na views. So far, 319,000 views po ito. Kapag kaklik nyo po ito sa mas malalim na mga pagpapaliwanag, makikita nyo po dito si Moore ang iba't ibang detalye ng analitika ng YouTube kasama na rin ang Facebook. Kapag tatingin na natin yung creator's video, nakikita nyo to, yung mga matrix na ito, traffic source, viewer's age, viewer gender, more. Ang dami po niyan kapag kainisa-isa ninyo. At kayo, nalusob ng lusob sa mga channel ng mga anti-Marcos, pinapakinabangan nila kayo. Kaya nga yung WinF Sorilla, pinababayaan ko lang pati yung mga basher dito. Kasi nagpapakatanga sila. Huwag kayong magpakatanga mga tol. Akala nyo, bida kayo pag pumupunta kayo sa mga channel nila dahil pinagtatanggol ninyo si Pangulong Bongbong Marcos? Akala ninyo, sinasabi nyo sa inyong mga sarili para malaman ng mga anti-Marcos kung gaano ninyo kamahal si Pangulong Bongbong Marcos? Katangahan yun. Para kayong umiibig sa isang tao na hindi naman kayo mahal. Di ba ganun ang tanga? Pag umiibig ka sa isang tao na hindi ka naman mahal at niloloko ka nito harap-harapan, katangahan yun. Ganon ang mga anti-Marcos vlogger. Pinupuntahan ninyo, tinutulungan ninyo, tapos sinisira nung mga yan ang Pangulo. Nagpapagamit kayo. Huwag ganon. So, ano ang ginagawa niyang pang-trigger sa akin para ako'y pumunta? Kasi ako, nakagawian ko naman talaga na ako'y nalusob. Ano? Ako'y nalusob kapag ka may live streaming. Yung Brothers Traveler, nilusob ko yon. Pero hindi ako umakyat sa kanya. Tinitrigger ko lang siya para pumunta siya rito sa akin. At pumunta siya ng umaga. Sino ngayon ang tanga sa amin? Sino ngayon ang tanga kung ako'y pupunta dito kay Michael Apasible? Di ako. Eh mukhang hindi tanga itong si Michael Apasible dahil puso. Nangihingi ng donasyon. Di ba, itagal kong hinahamon, ayaw pumunta dito. Kasi hindi siya tanga. Alam niya na kapag ka pumunta siya rito, yung follower niya, madadala niya sa akin. Alam niya na kapag ka pumunta siya, yung mga emotions ninyo magagalit. Ganun lang yung kasimple. Kaya ngayon, hinahamon niya ako kung anong-anong mga ad hominem ang sinasabi niya sa akin. Sabi niya, tatay mo, tanga, sana ihinulog ka na lang niya sa inidoro noong si Milya ka pa. O reply ko lang sa kanya, tanga. Sabi niya, bayot, wahahaha. Sabihin mo sa tatay mo, malandi siya tulad mo, walang betlog. Ang reply ko lang sa kanya, tanga. O, eto yung sinasabi ko sa inyo, na siya ay talagang boy donasyon. Ano? Eto po siya, oh. Kasama na siya ngayon sa ating anti-Marcos Rogues Gallery. Si Boy Donasyon. Yan po siya. Kung gaano kalapad ang pagmumuka at kung gaano kawala ang buhok, ganun din ang kanyang kalapara ng pagmumuka sa pangingi ng donasyon. Napakanipis ng buhok o wala na talaga para lamang manghingi ng donasyon, si Boy Donasyon. Sabi niya, hello Kamab, Top 1 Art Cream, mabuhay ka, long live, and thank you for your willingness to express your support. Yes, I can accept support via Western Union or MoneyGram, but when you do, please notify me with the reference number and kindly address the amount to my real name. Michael Apasible, address 25th Street, Bonifacio, Global Taguig City. Thank you and God bless you more. Yan po ang Western Union ni Mab sa MoneyGram nang hihingi ng donasyon. Ito pa, pati ba naman ang credit card gagamitin? Ang GCash? O ito, GCash muna. Hello ka Mab, Top 1 Art Cream, mabuhay ka. Long live and thank you for your willingness to express your support. Below is our GCash details. Account name, Michael Apasible. Account number, 0966-870-1469.
Also, there's a way to transfer an amount to GCash when you are abroad. Please click on the GCash instruction button nang hihingi ng donasyon. Ito pa. Hello, Kamab Takwan R. Cream. Mabuhay ka. Long live. And thank you for your willingness to express your support. Please click on the credit card support button. At ito ang pinaka-worst. Kasi credit card nga eh. Pagka credit card, ibig sabihin hindi cash. Biruin mo, napakakapal ng pagmumukha mo, Michael Apasible. Pag do-donating mo yung tao, tapos utang ito doon sa tao, anak ka ng teteng na yan. Magdo-donate siya sa'yo, tapos yung tao magkakautang. Anong uri ito? Oh, sabi niya pa, pang-trigger sa akin. Lalong nandidiri na ako sa'yo ngayon. Piling sikat ka, wala ka ng chance, lalo etchas ka. Aba, parang siya pa sikat. Panoorin nyo kung ilan ang nanonood dito, marami ang 200. Pero sa Facebook ang nanonood dito, 10-15. Sino ngayon ang sikat? Ako, hindi ko kine-claim na sikat ako. Hindi ako sikat. Pero piling niya, sikat siya para lusubin ko. O. Yung pauna-unahan, sabi niya pa rito, hello, Kamab, Top 1 R Cream, mabuhay ka, long live. And thank you for your willingness to express your support. Below is our bank details. Account name, Michael Apasible. Account number, 8129-045-168. Bank name, Bank of the Philippine Island. Bank branch, Legarda branch. Boy, donasyon. Tigilan mo nga kamay. Anak ng teteng ka. Kahit ako'y mahirap, hindi ako nanghihingi ng donasyon. Anak ng teteng na to, napakakapal ng pagmumukha mo para manghingi ka ng donasyon. Boy, donasyon. Oh, sabi ko sa kanya, cloud chaser ka. Ha? Humihingi ka lang. Alam nyo, itong tao na ito, naghahanap lang ito ng issue para pag-usapan siya. At pinag-uusapan natin siya ngayon. Pero pinapahiya ko siya. Nakakatulong kanino ito? Sa akin, hindi sa kanya. Ha? Prangkahan tayo rito. Bakit nakakatulong sa akin? Kasi nanonood kayo ngayon. Kumikita ako sa Facebook at YT. At nasusustain ko ang pagsuporta ko sa Pangulong Bongbong Marcos dahil sa panonood ninyo. Yon ang difference namin. Ano? Sila ang naghahamon ng debate. Bakit ako papatol pumunta sa kanila? Parehas lang sila nung Winsor Illa. Yung Winsor Illa naman, ito yung kanyang aso. Dapat nagawan ko rin pala yon ng Rogues Gallery. Aso ni Boy Donasyon. Ganun lang yun. Sige, gawa natin. Si Sorilla. Sandali ah. Puntahan natin si Win F. Sorilla. Gawa natin ng mugshot. Nang sa ganun, hindi ko makalimutan. Win F. Sorilla. Gagawa natin siya ng mugshot. Lagay natin. Aso ni Boy Donasyon. Ito. Ito ang aso ni Boy Donasyon. Gawa natin siya. And then, lipat. Okay. Yan. Andali, gagawin lang natin ng aso. Ito si Boy Donasyon. Ito. Okay, gawin natin. Batakin natin dito. Sandali lang mga to lang. Ngayon ko lang naisip eh. So, gawin natin aso ni Boy Donasyon. Aso ni Boy Donasyon. Kasi ito yung kanyang tagapanggap eh. Ano? Ito yung naghahamon ng mga debate-debate sa mga pro-Marcos vlogger. Nang sa ganun pumunta dito kay Michael Apasible na si Boy Donasyon. O, nagawa na natin. Pero, itatransfer ko muna siya dito po sa ating Rogues Gallery. Kasama na kayo officially sa Rogues Gallery ni Top 1 ng mga anti-Marcos vlogger. O, aso ni Boy Donasyon. Ayan. O ngayon, itong mga aso ni Boy Donasyon, itong aso ni Boy Donasyon, ipapakita ko lang sa inyo kung sino-sino ang kanyang mga kasama na mga anti-Marcos vloggers. Una, si Maharlika, si Malangsa, si Maui Dispenser, si Olifong, si Sasurot, si aso ni Boy Donasyon. Ayan na siya. Aso ni Boy Donasyon. Ito yung sugod ng sugod sa atin. Tinitrigger ang aking emotion. Oy, kahit mababa ang EQ ko, hindi ako tanga. Mababa ang EQ is different from low or idiot na tinatawag. Ha? Fool. Magkaiba yon.
Kung mababa ang EQ ko, hindi ako tanga para sumugod sa inyo. Bisdak de Palpak, si Boy Donasyon, si Kulang Kulang, si Dura Dura, si Elephant, si Enzo Langot, si Gagong Lipunan, si Gcash Boy. Yan po ang mga nabibilang so far sa aking Rogues Gallery ng mga anti-Marcos. Balik tayo dito kay Boy Donasyon. Oh, Boy Donasyon, mahiya ka sa balat mo. Napakakapal ng pagmumukha mo. Ha? Ang masasabi ko lang sa iyo, napakakapal ng pagmumukha mo. Nananabaka dahil sa panghihingi ng donasyon, hut-hut ka ng hut-hut sa mga manonood mo. Napakakapal, nakakasuka ka, nakakadiri ka. Anak ka ng teting ka. Ginagamit mo ang platform mo para manghingi ng donasyon. Pero nakakabobo ang mga ganitong topic, mga tol. Nakakabobo talaga ito. Kaya titigil tayo ngayon dyan sa topic na yan. This will be the last time na iko-content ko ito si Boy Donasyon. Hindi ko na ito papansinin. Hindi ko na sasagutin ang kanyang mga katangahan. Nang sa ganon, hindi na rin ako makatulong doon sa kanyang pangalan. Baka kasi makurious kayo. May mga tanga tayong mga manonood eh. Huwag kayo makukurious at pupuntahan siya. Huwag kayo magpakatanga. Pasensya for my word. Pero katangahan ang pumunta sa page ng isang anti-Marcos vlogger at doon kayo makipaglaban. Katangahan yun. Huwag kayo magpapakatanga, mga tol.